kilala na ni Senator De La Rosa ang tunay na pagkatao ni Senyor Aguilar. Bata pa raw ito at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya naniniwala siya na mayroong mastermind na kumukontrol rito. Hindi pa tapos ang hearing na ito at sa pagbukas nito sa susunod ay matutuklasan pang ibang mga bagay na hindi pa naisiwalat sa halos walang oras na pagdinig. Ayon pa kay Senator Bato, duda raw siya na si Senyor ay siyang sulong nagpapatakbo at nagdidesisyon sa loob ng SBSI. Malaki ang kanyang paniniwala na si Senyor Aguila ay isa lamang fraud na dinidiktahan ng taong gumagamit sa kanya. Komento nga ng ilang netizens, pagmasdan niyo yung katabi ng babae, apo ata yun ang founder, bakit pumipikit siya lagi? Masdan niyo, parang sinasabi huwag kang magkakamali, sasabihin Senyor Aguila. Posible nga may nagkontrol sa kanyang kahinaan. Sa palagay ko yung maraming mga tao na sa likod niya, pero walang imposible sa Diyos kung i-reel niya ang lahat ng katotohanan. Kaya abangan na lang natin sapagkat wala pang masamang nagwagi kundi ang katotohanan at kabutihan. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na mayroong nagdidikta sa likod ng mga ginagawa ni Senyor Aguila o Jairus Quilario na tinatawag na reincarnated de Santo Niño. Si Senyor Aguilar, leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o ang kontrobersyal na kulto na umabuso sa mga kabataang babae at mga miyembro nito, inamin ni De La Rosa sa kanyang pagtatanong sa pagdalo ni Senyor Aguilar sa pagdinig kahapon na base sa kanyang initial assessment, tila mayroong nagdidikta na tao o grupo kay Senyor Aguilar o Jairus Quilario. Aniya, lumalabas sa investigasyon na mayroong mga katanungan sa pagdinig na hindi masagot ni Quilario at ito ay laging ipinapasa sa kanyang Vice President na si Mamerto Galanida na dating board member na Surigao del Norte at alkalde ng munisipalidad ng Socorro. Aniya, tila figurines lang si Quilario na ginagamit ang kanyang miraculous power na magaling makahikayat ng tao tulad aniya ng mga guro sa paaralan na nahikayat na manira sa bundok o kapihan. Sa kabila nito, hindi naman pinangalanan ni De La Rosa kung sino ang nagdidikta kay Senyor Aguila. Well, initial assessment ko lang yon na ganun. Hindi alam kung nagdrama-drama siya, di ba? Pero sa nakita ko, mukhang somebody is controlling from behind. Kung sino itong somebody na ito, or maybe somebody's are controlling from behind. Sir, wala siya, ano? Figurehead lang siya. Figurehead lang siya. Ginamit lang yung kanyang pagka miraculous yung kanyang miraculous power yun, sir, naniniwala kayo to gain followership from among the people. Dagdag pa ni De La Rosa, kahit na lumabas na mayroong nagdidikta kay Senyor Aguila, hindi pa rin siya lusot sa krimen na kanyang ginawa kung mapapatunayan ang aligasyon sa child marriages, pagpaparusa sa mga ayaw sumunod sa kanya, sa pilitang pakikipagtalik ng mga bata at pagkakaroon ng private army. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCI Jeterayam, ang Radyo Bandido TV. No problema. Ang tanong ko lang kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Oh, yes. And all. Yes? Oh, gagawa sila. So, strike 2 ka na, ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin, ha? Yeah, tama yung sinasabi natin, ha? Haring Aguila, ayokong puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon na yung mga kinulong. Ayoko na magkulong pa doon. Please, tell the truth, ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto na namin katotohanan, kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa kapihan para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwala ng ganon. Haring Aguila, Jairus Quilario.
Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Ano sir? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan? Hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung anong pinakumbisya? Ha? Pinakumbisya, sir. Pag-Tagalog ka, kaya hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog, eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamay na, sir. Gamay na ako. Gawa ang Tagalog. O sige, kahit gamay lang. Pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, kinukulono niya. Tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, si Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka na magkagamit magturo, ha? Sige, please continue. Hmm. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, suot kawas naman ng mga bata, sir. Suot kawas ng mga bata dito. Suot gawas? Ibig sabihin, labas-pasok? Oh. So, Renz, labas-pasok lang kayo doon? Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. Oh, hindi daw. Pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan, pwede na sila magawas, bisag-asa na sila pwede magawas. Hindi natin na huwag nilang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you. Kay kanang among... Makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Ibo. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang... reincarnation ng Diyos ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record, mga bata ba pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede. Walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. E paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo? Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Riza. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At pwede talagang i-cite in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, Senator Risa. Nandito man yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Sa good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawalan nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive during 2019, massive dropout of learners. Massive dropout? Dropout of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-drop out. So, Haring Aguila, sabi ng mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless ha, wala akong pakialam sa local politics yun doon. Haring Aguila, makinig ka muna. Wala akong pakialam sa local politics nyo doon kung meron kayong hindi pa kaintindihan sa politika. Ang akin dito, yung kapakanan ng kabataan. Ha? Sinabi ni Mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas.
Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, na ilang record sa school. Hindi ko wala kung sa counter affidavit mo. Tatanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan, sir? Ha? Saan sa sir? Yung sinasabi ni Mayor na mga bata hindi nakakapag-aral at basyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa Kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nag-kwan me o gusto me nga makatukod og eskwelahan, gumikan kay ang Kaladzo ang eskwelahan sa kuan sa Lanitag. Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang, kung nakakalabas nila sa Kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Oh, yes, inoon. Yes? Oo, oh, gagawa sila. So, strike 2 ka na, ha? Oo. Oh. Kanina, strike 1 ka dito. Oh. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin, ha? Yung tama yung sinasabi natin, ha? Haring Agila, ayaw kung puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. Nandoon na yung mga kinulong. Ayaw ko na magkulong pa doon. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto na namin, katotohanan. Kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa Kapihan para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwala ng ganon. Thank you.